lang an. Good morning, ma'am. Good morning. Juliet, ang Papa Toma, Tom, si Juliet. Kumusta ka, Juliet? Kumusta ka raw? Mabuti po. Kailangan na siguro kitang ibili ng bagong manika, no? Lumang-luma na yan. Bigay po sa akin to ni Mama noon, eh. Kasing ganda ka pala ng Mama mo. Ano, Juliet? Hindi mo ba bibigyan ng kiss ang Papa Tang mo? Welcome home, Juliet. Magmula ngayon, magiging bahay mo na rin to. Gusto lang kitang pasalamatan sa ginawa mong pagtanggap kay Juliet. Akala ko kasi... Andito na siya, di ba? Umayag na kung dito siya tumira. Alam mo, mabait na bata yun si Juliet eh. Maraming naituro ang lola niya sa Davao. Tsaka sa tingin ko, magkakasal daw si Meg at si Juliet. Wala tayong magiging problema sa dalawang bata. Nakakatuwa.
sister? Ah, eh, kilala mo ba ako? Yeah, I'm it. Your pogi na? Brother? Alis na ako. At ikaw, matulog ka na dahil dito ang breakfast 6 a.m. At dahil pa dito, military time. Kasi ang tatay ko, dating, ano siya, army officer. Okay? O sige. Bye, my beautiful sister. Good night. See you. Bye-bye. Talagang mali, 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 mali. Ay, hindi! Ayoko umupo! Ayoko umupo! Ayoko. Mali ang ginawa ninyo eh. Basta ka na lamang pumayag na magtira rito yung anak sa pagkadalaga ng asawa mo. Paano maiintindihan ni Mick ang pagkakaroon niya ng kapatid na putok naman sa buho? Napag-usapan na namin ni Glenda yan, Ma. Nagpaliwanag na rin si Glenda kay Mick. Walang ibang kukup-kup dun sa bata. Patay ng nanay ni Glenda. Ewan ko, ewan ko. Ano ba? Iwan mo nga kami! Alis dyan! Bali ba? Ha? Halatang-halata, niloko ka. Anong babaeng yon? Buhat sapon pa lang, niloko ka. Kasal na kayo noon, umamin, na meron pala siyang tinatagong ihatibas. Tarda! Huwag na natin pag-usapan yan, Ma. Babalik na naman tayo doon. Imbis, ha? Na yung anak mo lamang na si Mick ang iniintindi mo na pagkakagastusan mo, na tutustusan mo, hindi, ayan, nadagdagan. Aba, kakarguhin mo yung anak sa ibang lalaki ng asawa mo. Daig mo pa isang hangal lang, Tomas! Daig mo! Dal? Oo, yung manikang dala-dala ko papunta rito. Kasi bigay sa akin ng mama ko yun, 10 years old pa ako eh. Ate Juliet, hindi ko naman kukunin yun dahil pang babae yun sa kwarto mo. Ano po yun? Juliet, I want you to close your eyes. And when I say open your eyes, saka mo palang ititilat, okay? Now, close your eyes. Open your eyes. Magkano ka naman kay Papa to? Ang ganda-ganda, di ba? Thank you, Papa to. Tignan mo. Ganda-ganda. Sige na.
patol-patol na to. Si Sir ang nakita ko nagtapon ng supot na yan kahapon. Mamanika ako. Ate Juliet! Panaginipan. Namimiss ko na po ang lola, mama. Anak. Ngayon ako naman ang babawi sa'yo. Sa mga panahon na iniwang kita at pinabayaan kita sa lola mo, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Alam ko, parang anak na rin ang pakiramdam niya para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Hindi pa ba ang buuwi? Hindi pa po eh. Mano po, Lola Milagreen? Teka, apo. Medyo may kahabaan na yata ang buhok mo. Kailangan mo na magpagupit. Ang mama mo, asan? Eh, may pinunta po. Hindi ko po alam kung saan. Ah, halika. Ah? Marami akong pasalubong sa iyo. Yung paborito mo, chocolate. O, ate, sumama ka! Sige na, sige na, sige na. Ika na, ate! Ang higpit naman ang hawak mo, aray ko! Si mama o ako, sa'yo na lang kami magpapagamot, ha? Bye! Doktora, bakit may ibang mamatikila ba sa pagdodoktora mo ang mama mo? Saan ka pupunta? Hindi ka pa kumakain ng mabuti. Tatayo ka na. Hindi pa kami tapos kumain. Gusto kong kumain ka ng mabuti. Ha? Hmm.
pa? Kala kain. Sabay mong kumain si Mick. Papa, to. Busog na po ako eh. Kain ka. Pam, hindi mahilig sa baboy si Juliet. Sanay siya sa isda at saka gulay. So hindi siya malakas kumain. Gusto ko. Kumain ka ng mabuti. Gusto kong uubusin mo yan. Pag sinabi kong uubusin mo yan, uubusin mo yan. Papa, tumusun na po ako eh. Kain ka. Sinabing kumain ka kasi. Kain! Ano ba to? Kumain ka. Papa, tumusun na po. Kain! Gusto kong makita kumakain ka na mabuti. Ha? Uubusin mo yan. Narinig ko ba ako? Uubusin mo yan. Pwede ba tayong mag-usap? Tom, pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong pag-usapan natin ang nangyari kanina sa table. Yung ginawa mo sa anak ko! Nakita mo nanonood ako ng TV, di ba? Hindi ba? Wala tayong dapat pag-usapan. At ayokong iniistorbo ako habang nanonood ako ng TV! Umalis ka dito! Alis! Nakakahiya ka! Pinagtatawanan ka ng mga kamag-anak natin. Alam mo yon? Sabi ng Tito Pascual mo, under na under ka raw niya asawa mo. Kung di ba naman, pinaparehas mo ang trato mo doon sa anak mo, sa trato mo dyan, sa anak ng asawa mo sa ibang lalaki. Magdadala ng kamalasan dito sa pamamahay natin yung batang yon. Katulad ng anak sa labas ng ama mo. Walang siyang ama mo! Anak niya sa labas na kumamkam sa kayamanan na dapat sana ay minana mo! Nakalimutan mo na yon? Ha? Salot! Sa pamamahay na ito ang batang yan. Palayasin mo yan dito! Nakuha mo, Juliet? Naglalaro po ako, Papa Tom. Lego. Alam mo ba ang tagal kong hinanap-hanap ang manika nito? Para mapalitan ang lumang manika mo, yung lumang-lumang manika mo. Ha? Pero parang binabaliwala mo naman. Hindi mo nga tinanggal ang plastik, oh. Alam mo. Alam mo ba kung bakit ko tinapon ang manika mo?
Dahil naaalala ko ang tatay mo. Kahit ang nanay mong nagbigay noon, nakikita ko ang tatay mo sa mukha ng manika mo. Monster! Rah! Ang tatay mo may dalawang sungay, may buntot, mukhang monster! Ha? Dito to yung sungay! Pangit ang tatay mo! Ano? Kaya mukhang monster! Ano sinabi mo? Ha? Sinabi mo? Ha? Mukhang monster, ha? Gusto mong pakita mo sa'yo kung ano yung mukhang monster? Ha? Halit ka! Halit ka! Juliet, hindi na natin siya makikita. Saan po sila pupunta? Basta, ilalayo ni Juliet ang mama mo. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo ba yun? Bata, nasan si Juliet at si Mick? Ha? Hi, honey. Hi. Oh, Juliet, ang mama mo. Juliet? May sakit ka ba? Siguro may nakain niya na hindi kasundo ng tiyan niya. Kanina ko panganap po na, medyo namumutla eh. Ah, Mick! Mick! Andito na mama mo. Mick? Thank you.
kasing yung sapatos ko. Yung makinta na makinta ba? Ha? Umangon ka dyan at huwag kang maingay. Baka makising mama mo. Hala, lanisin mo yan. Sige na! Dali! Nakalimutan lang ako. Sige. Juliet, may sasabihin ka sa akin? Oh! Bakit ka pumasa? Ano yan? Sabihin mo sa mama. Ano yan? Sigurado ka? Ate, galit ka ba sa papa ko? Salbahe yung papa mo. Salbahe siya. Okay, ate. Kung gusto mo siya isubong kay mama, gawain. Go! Isubong mo. Sa kanya dahil sinasaktan ka niya at kinukulong ka sa kabinet. Sa akin, galit ka ba? Please, wag. Please, wag. Ha? Wag ka magal sa akin. Esperanza eh. Sige na, Aling Senyang. Pakibukas naman yung TV, oh. Hours a day, they will be answered by trained child psychologists who will be backed up by a crisis response team that will include the police and a trained social worker. Our media outlets include 3 times a week in Hoigisi, twice a week in TV Patrol, 15 minutes 3 times a week. Our objectives, to network with key strategic agencies such as TSWD. Specifically, we are going to oversee the referral network, especially to ensure. Hello? Bantay bata po ba ito? Ito po si Juliet Reposo yung tumawag kanina. Kuhain niyo na po ako dito. Bilisan niyo po, ayoko na po dito. Kuhain niyo na po ako dito. Susubong ka ba, ha? Ha? Susubong ka, ano? Ha? Opo, kayo po ba yung nakausap ko sa telepono na tagabantay bata? Oo, nasan ang bata? Eh, ando po, ginugulpin na naman eh. Sumbong! Sumbong ka, ha? Di ba sinabi sa'yo huwag ka magsumbong? Sige, ha?
Sinungaling ang batang yan. Gumagawa siya ng istorya. Eh, talagang sutil ang batang yan eh. Ba't ko naman siya mamaltratuhin eh? Anak siya ng asawa ko. Kahit sa ibang lalaki nga, pero mahal ko na rin yan, parang tunay kong anak. Juliet, gusto kong marinig sa'yo ngayon kung ano talaga sinumbo mo sa kanila. Sabihin mo totoo, anak. Juliet, sabihin mo sa kanila yung sinabi mo sa akin sa telepono. Huwag kang matakot. Juliet, huwag kang sinungaling. Galit ang Diyos sa mga batang sinungaling. Ha? Juliet? Ano po yun? Magsabi ka ng totoo, Juliet. Alisin mo nga yan! Ano ba? Kanina ka pa! Mama, totoo po yun. Kinukulong po niya ako sa cabinet pag wala kayo. Tapos po, tinatali niya ang mga paa at mga kamay ko. Ginigising po na ako sa madaling araw para paglinisin at paglabahin. Juliet! Hindi totoo yan! Sabay po siya, Mama. Sabi po niya, babaringin daw po niya ikaw at saka ako kapag nagsubong ako sa'yo. Ba't na ganyan, Juliet, ha? Hindi naman totoo yan, ha? Muna, muna. Ano ba kayo? Hindi po siya nagsisinungaling. Kinukulong po siya. Mickey! At sinasaktan niya sa harapan ko. Mickey, ano ka ba? Hindi siya sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Hindi sinungaling ang kapatid ko! Ikaw! Hindi siya nagsisinungaling. Sa harapan ko, kitang-kita ko sinasaktan mo siya. Kitang-kita ko. Ikaw ang sinungaling. Salpakay ka! Mama, totoo po ba may sakit ang Papa Tom? Kaya po na ginagawa yun? Oo. At kailangan niya ng tulong ng isang doktor. Hindi mo pa maiintindihan kung anong sakit yon, anak. Ang importante, nakawala ka sa pagmamalupit ng Papa Tom mo. Mama, gagaling ba si Papa? Gagaling siya. Pero kailangan muna niyang pagsisihan ang lahat ng ginawa niya sa Ate Juliet mo. Ate, galit ka ba kay Papa? Hindi na. Kasi sabi ni Jesus, di ba, mag-forgive daw dun sa nagkasala. Kaya hindi na ako galit kay Papa Tom. Na-forgive ko na siya. Tsaka ano man ang mangyari, Papa Tom ko pa rin siya. Mahal ko na rin siya. The sky.